Tila nahuling araw sa kanyang sariling mantika ang senadorang si Risa Hontiveros matapos isiwalat ng ilang mga source na totoo ang bintang kay Risa patungkol sa pag-uwaldas nito ng pera ng PhilHealth. Ito'y ayon mismo sa ilang mga blogger na nagpatunay at ipinuo sa social media. Ginamit para sa kanyang sariling interes at pangampanya noong tumakbo siya sa napakaraming pagkakataon bilang senador ng bansa. Narito ang buong kwento. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang nangyaring mafia sa loob ng ahensya ng PhilHealth, kung saan ay idinadawit na rin ang pangalan ng Senador Risa Hontiveros na isa sa mga nagwaldas ng pera o kaban ng bayan. Sabi ng isang blogger na may pangalang Crisette Laureta Chu sa kanyang Facebook account, tunay ang bintang ng mas maraming kongresista at lawmakers sa anomalya na kinasukatan ni Risa Hontiveros noong siya ay board member pa o direktor ng PhilHealth. Hindi naman daw aminin man ni Risa ang kanyang mga ginawang anomalya sa loob ng ahensya, ngunit may mga magpapatunay dito na totoo na winaldas ni Risa ang kaban ng bayan. Una sa listahan ay ang tila questionable advertisement ng PhilHealth kung saan ay gumastos ng milyong-milyong pisong halaga at tila hindi naman daw napakinabangan ng mas marami sa ating mga kababayan. Matatanda ang maging si former Senator Ernesto Herrera ay isa sa mga hindi sumang-ayon sa paggastos ni Risa Hontiveros sa nasabing budget ng PhilHealth. Matatanda ang taong 2015 ay nilabas mismo ni Ernesto sa isang article na ginamit lamang pang front ni Risa ang pagkakaroon ng advertisement sa PhilHealth para magkaroon ng pagbubulsa ng pera ng kaban ng bayan. Dito na nga isiniwalat mismo ng kilalang blogger na si Crisette Laureta Chu na totoo ang bintang kay Risa at patungkol sa alamat ng PhilHealth kung saan siya kasabwat sa bilyong-bilyong pisong halagang nawawalang pondo sa ahensya. Narito ang full report. Crisette Laureta Chu posted on her Facebook account saying, "Maniningil ang kasaysayan, di ba Senator Risa Hontiveros? PhilHealth doesn't need to put out TV ads staring at PhilHealth chairman. But when Risa Hontiveros was going to run for senator, her ads were always running on TV across multiple channels. Back then, the cost to run the ads was about 440,000, no tax yet, just basic cost per 30 seconds. How many times did the PhilHealth ad come out? Former Senator Ernesto Herrera once warned the public that the health fund was losing money for advertising during Risa's imminent run for Senate in 2016, as PhilHealth was spending for her information campaign. Kailangan nga naman. Risa ran and lost in 2013. I think she lost in 2010. She badly needed the PhilHealth platform. One of the many ways that previous administration legalized its spending for election using our own money. Many years ago, Lauren Legada would also have PhilHealth ads. As if kailangan ni PhilHealth mag-ad. At kailangan si Risa Hontiveros pa talaga during the time she was running for Senate? Kaya pala ang hilig niyong magparatang na propagandist si Duterte kasi kayo mismo ang government funds ginagamit niyo. So ano ulit? Walang kinalaman si Risa Hontiveros pang abuso sa funds ng PhilHealth? Anong tawag sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Risa? Tapos ngayon, after yung nakinabang sa PhilHealth, nagmamaang-maangan that she doesn't know about the plunder that happened there. Okay Risa, how did you allow this to happen? I hope the commission and audit breaks down the actual expenditure because this aired for many months. Pero Risa, kung si Duque gumamit ng PhilHealth ads for propaganda, your hypocrite mouth will run off for sure. Pretending to be some social justice warrior concerned about the spending, ano? You're not some social justice warrior, Risa. You're just paying off your utang na loob to the administration that finally gave you your much-desired Senate seat. Buko na kayo at marami pang lalabas. So hi everything sa mga ilang political aware na akala mo pagising nila ng 2016, yung perfect Pilipinas nila, ganito ang itsura. Unquote. Kaya sa naging balita na ito at revelation ay pinost mismo ni Crisette Chu sa kanyang Facebook account, kumpirmado na huli na si Risa Hontiveros sa paggamit ng kaban ng bayan para sa kanyang personal na pagkakakilanlan. Ginamit nga daw ni Risa Hontiveros ang advertisement privilege ng PhilHealth kung saan ito daw ang naging way ni Risa Hontiveros para magpakilala na siya ay tatakbo bilang senador sa ating bansa. Ito nga ang binulgan mismo ni Crisette sa kanyang Facebook at pinatunayan din ng late senator na si Senator Ernesto Herrera sa isang article taong 2015. Matagal na nga raw kalakaran ng ilang mga executive at board member ng PhilHealth ang ganitong mga pag-ugali kung saan ibinubulsa o ginagamit para sa kanilang sariling interes ang kaban ng bayan. Dito nga raw ay bistado na at wala ng lusot pa si Risa
Ontiveros matapos ng patunayan ng ilang mga source na totoo na kasabwat siya sa ilang mga tao o personalidad na nagwaldas ng pera ng kaba ng PhilHealth taong 2010 hanggang 2016. Kaya sa naging balita na ito ay tila wala nang ang lulusot pa si Risa Ontiveros matapos mapag-alaman na tunay siya na sangkot sa mafia sa loob ng PhilHealth. Sa naging balita na ito, derecha ang pagsalangsang ni Crisette kay Risa Ontiveros. Ano ang iyong magiging reaksyon? Just comment below.